Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang magandang ginawa ng WBC at ang plano ni Martinez. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So isang napakagandang balita nga po mga idol dahil ngayong hindi na matutuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang undefeated welterweight world champions na sila Errol Spence Jr. at Terence Crawford, ay agad nang umeksena ang World Boxing Council o WBC. Ito ay dahil mismong sinabi ng WBC President na si Mauricio Sulaiman na si former Unified Welterweight World Champion Keith one-time Thurman na ang mandatory challenger para sa pinanghahawakang WBC title belt ni Errol Spence Jr. Ibig sabihin po nito mga idol ay ipag-uutos na ng WBC na paglabanin si Spence at Thurman sa lalong madaling panahon. At wala din pong takas dito si Spence. Dahil kapag tinanggihan niya ang utos ng WBC ay automatic na matatanggal sa kanya ang nasabing titulo. Giit ni Sulaiman na dahil si Thurman ang mandatory at number 1 contender ng WBC sa 147-pound welterweight division, kaya naman si Thurman na daw ang sunod na makakalaban ni Spence. Pero syempre, kailangan ng umaksyon agad ng WBC patungkol sa laban na ito. Nang sa ganon ay hindi sila maunahan ng IBF at WBA na ipag-utos kay Spence na labanan ang kanilang mga mandatory challenger. Lalo pat wala pa namang nakaschedule na laban para kay Spence. Tiyak din na matutuwa ng gusto si Thurman sa balitang ito. Dahil alam naman nating lahat na matagal nang hinahamon ni Thurman si Spence at maging si Crawford. Subalit hindi siya kinakasahan ng mga ito dahil wala naman daw sa kanyang mapapala kasi wala naman siyang hawak na titulo. Huling beses lumaban si Thurman itong buwan lamang ng Pebrero, kung saan tinalo niya ang dating WBA regular junior welterweight champion Mario Barrios via decision. Habang si Spence naman ay huling beses lumaban noong buwan ng Abril, kung saan tinalo niya si Yordanis Ugas via technical knockout. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong talunin ng IBF Super Flyweight World Champion Fernando Daniel Martinez ang ating pambato na si Jerwin Angkaha sa ikalawang pagkakataon, ay sinabi po nito na ang kanyang plano ngayon ay ubusin ang lahat ng mga kapwa niya kampiyon sa 115-pound Super Flyweight Division. Paliwanag ni Martinez na ang target niya ngayon ay makalaban at talunin ang WBO Super Flyweight Champion na si Kazuto Ioka ng Japan. Nang sa ganon ay maging isang Unified Super Flyweight World Champion siya. Bukod dyan ay gusto niya din umanong labanan ang mananalo sa bakbakan ng dalawang legends na sila Juan Francisco Estrada at Roman Chocolatito Gonzalez na gaganapin sa December 3. So hindi nga po natin maikakaila na napakataas na talaga ngayon ng kumpiyansa ni Martinez. At hindi din naman natin siya masisisi dahil nagawa niyang talunin ng dalawang magkasunod na beses ang ating pambato na si Angkahas na siyang naging kampiyon sa Super Flyweight Division sa loob ng mahigit kalahating dekada. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibahan.